Ikawalong Quadcom hearing po kahapon. Tumagal po ito ng almost 14 hours. Mula umpisa hanggang sa dulo, sinubaybayan ko po ito. Napakarami pong mga revelasyon ang pwede po natin pag-usapan. Pero sa puntong ito, yung pagkakataon kung saan sinabihan nitong si Kerwin Espinosa, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at itong si Senator Ronald De La Rosa. Ayon sa kanya, magbago na kayo. Huwag kayong mamulitika. Huwag daw gamitin ang kapangyarihan sa pamumulitika at idamay ang mga taong porkit hindi kaanib sa kanilang politika, eh napapahamak na. Something like that, ano? Alam niyo, ano ba ang tugon dyan itong si Ronald De La Rosa? Nakita ko sa mga clips at sa mga memes sa social media, susuntukin daw sa mukha nitong si Ronald De La Rosa, itong si Kerwin Espinosa kapag ka nagkita po sila. Pero para hindi lumalabas na chismis tayo dito, balikan po natin ang mga pangyayari kahapon mula po sa balita. At panoorin din natin mamaya yung partikular na mensahe nito pong si Kerwin Espinosa para kay Ronald De La Rosa at sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panoorin po natin ang balita. Samantala, pinabulaanan ni Senator Bato De La Rosa ang pahayag ng umunoy drug lord na si Kerwin Espinosa na siya raw ang nagutos na itawid si dating Senador Lala De Lima sa illegal na droga. Nasa frontline ng balitang yan, Camille Samonte. Sana po magbago na tayo na iwasan natin na gumagawa o gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika. Mr. Duterte, sana po. Ang mahirap lang dito ngayon, mga tol, ang sitwasyon kasi, nagsalita siya noon, tapos ibang yung sinasabi niya ngayon. Pero syempre, ang premise, noon ay pressured nga siya. Tinatakot siya, di umano. At ngayon naman, malaya siyang nakakapagsalita. It's up to you, mga tol, kung sino ang paniniwalaan ninyo sa dalawang ito. Si Ronald De La Rosa ba na sinasabing ginawa lamang nila yung kanilang trabaho dahil mahal nila ang ating bansa ayon sa kanila at kapwa Pilipino? O itong si Kerwin Espinosa na nagsasalita ngayon dahil syempre alam naman din natin na ang kanyang ama ay talagang tinarget ng isang police operation at doon nga po ito napatay kasama ng isa pang pinagkakatiwalaan nito. Kayo na ang bumalanse kung sino po ang paniniwalaan nyo sa dalawa. Ibalik nyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid, lalo na ngayon na tumakbo ka ng mayor. Huwag kang sa mga hindi pa nakakaalam, ha, baka meron palang bago dito. Totoo po yun. Si Rodrigo Duterte, walang isang salita. Sabi niya, after niya ng pagiging pangulo, mananahimik na siya. At hindi na siya mamumulitika pa. Pero nito lamang Sabado, bago magtapos ang filing ng Certificate of Candidacy, eh nag-file po. Ay, hindi. Kailan ba siya nag-file? Is it Saturday or Monday? O basta, nag-file po siya ng Certificate of Candidacy para po sa pagka-alkalde. Monday yata, I believe, ano? Kasi Tuesday natapos yung filing ng Certificate of Candidacy. Saturday siya nagbigay ng press conference kung saan doon niya unang in-announce yung kanyang intention para tumakbo sa pagka-mayor diyan po sa City of Davao. Ang makakalaban niya po ay siyempre ang matagal na rin nilang kalaban sa politika bagamat nagkasundo noong 2016 until 2022. Pero ngayon nag-decide po itong si Carlo Nograles na magbitiw sa kanyang pagiging chairperson ng Civil Service Commission at kalabanin ito pong si Rodrigo Duterte sa pagka-alkalde sa lungsod. Maraming salamat, B. Soriano, sa inyo pong super sticker. Patuloy po natin panoorin ang balita. Sulsul sa mga nakapaligid sa iyo. Yan ang mensahe ng self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng House Quad Committee kaugnay ng extrajudicial killing sa war on drugs. Ayon kay Espinosa, may basbas ni Duterte ang pagdadawit niya kay dating Senador Laila De Lima sa illegal na droga. Ang nag-utos daw sa kanya na idamay si De Lima at iba pang personalidad. Walang iba kundi ang nooy PNP chief at ngayon senador na si Bato De La Rosa.
kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko. O isa sa mga pamilya ko ang mamatay din. O siguro naman alam niyo na yung binabanggit niya, no? Kasi noong 2016, ito pong tatay niya na mayor po ng Albuera na si Mayor Espinosa. Lumapit po ito kay Senator Bato de la Rosa noon na chief PNP pa po ito, at ginarantiyan naman itong si de la Rosa ang seguridad niya. Pero mukhang hindi po 'yon natupad kasi na-transfer ang kanyang custody eventually sa isang kulungan doon po sa rehiyon kung saan malapit ito pong si Albuera Mayor Espinosa. Nakalimutan ko na yung particular na lugar, no? At doon nga po, inoperate ito ng ating kapulisan sa pamamagitan po ng implementation ng search warrant sa pangunguna ng noon ay chief nila sa CIDG na si Colonel Marcos. At in the process, di umano, nanlaban daw po itong si Mayor Espinosa at doon nga po siya napatay. O, yan po yung kwento buod ng mga pangyayari sa binanggit na yan ni Kerwin Espinosa. Namatay ang kanyang ama na si dating Albuera Mayor Ronaldo Espinosa sa umano'y shootout sa Piitan noong 2016 dahil umano sa illegal na droga. Naniniwala si Espinosa na biktima lang ng extrajudicial killings ang kanyang ama. Basta di lahat gagawin namin ng mga anak mo. Nakabit anustisya ng iyong pagkamatay. Sa panayam sa pagdamag sa ng One News, gigil na gigil na binanata ni Senator De La Rosa si Espinosa. Sinungaling siya. Makita ko siya, suntukin ko siya sa mukha. Galit na si Senator Ronald De La Rosa, no? Susuntukin niya daw sa mukha kapag ka nagkita sila. So this was said under oath, I understand, in the legislature. So, di ba? In the end, it's something that was sworn to as to be correct and true and accurate. Ito, kung sino paniwalaan mo, maniwala ka sa Dr. Lord o maniwala ka sa dating si PNP na ngayon, sinasorna. Pili ka lang kung saan ka maniwala. Oh, tatanungin ko kayo, yung arguments ni Ronald De La Rosa, kanino kayo naniniwala? Pakisagot po ninyo sana sa comment sections, mga tola. Sa dating drug lord, na umamin daw drug lord, pero pinabulaanan niya ngayon na siya po'y gumagamit lamang ng illegal na droga noon at hindi po siya drug lord. O sa ngayon, na senador at dating chief PNP. O paki-comment niyo po ang inyong kasagutan, mga tol, sana, no? Kanino kayo naniniwala? Kasi kung ako tatanungin niyo, mas naniniwala ako kay Kerwin Espinosa. Naman daw balak si De La Rosa nagkasuhan si Espinosa. Nanindigan naman si Espinosa na gawa-gawa niya lang lahat ng kanyang testimonya noon. Sabay sorry kay De Lima dahil sa pagdawit sa dating senadora. Patawarin niyo po ako na nadala sa o na uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman. Sa isa namang pahayag, sinabi ni De Lima na hindi na niya ikinagulat ang pagbawi ni Espinosa sa kanyang testimonya. So dati ko na nga kung alam, narinikant na niya yan. Pero yung tungkol po sa pagbanggit categorically kay former police chief and now Senator Bato de la Rosa, ngayon lang po yan publicly. Although kung narinig ko na yan, may mga naging information na ako na it was really... Then police chief De La Rosa who coerced certain witnesses. Ayan, magandang balita yan para kay Senator, dating Senator De Lima. Kasi alam niyo mga tol, sa ngayon alam naman natin na fabricated yung nangyaring kaso sa kanya. We have to accept the fact na siya po'y acquitted. At yun ang paniwalaan natin. Ibig sabihin, politically motivated lamang talaga yung ginawa ng mga kaso laban sa kanya. At dahil po sa pahayag na iyan ni Kerwin Espinosa na ginawa ng siya'y nanunumpa na magsasabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang, pwedeng gamitin ngayon yan bilang ebidensya.
nito pong si Senator dating Senador Leyla de Lima sa posibleng pagsasampa ng kaso, partikular sa mga taong nang dawit sa kanya sa isang kaso na ngayon ay acquitted na siya. Ano kasi sinasabi ng kampo ni Leyla de Lima na pinag-aaralan nila lahat ng mga legal na maaaring gawin para yung mga nag-persecute sa kanya ay legally mabalikan nila. Antabayanan natin yan sa darating na panahon, pero one thing is sure dito, mga tol. Meron talagang political motivation ang lahat ng mga pangyayari, particular sa mga kritiko ng dating administrasyon. And sana lumabas ang katotohanan. Kasi sa ngayon, syempre, ito'y base pa lamang din sa mga balita na ating nire-reaksyonan. And sa huli, ang tutuldok naman dyan, kung sakasakali, ay ang paghuhusga ng korte kung umabot po sila sa pagkakasuhan sa ating hukuman. Duda naman ang ilang kongresista sa motibo ni Espinosa sa pagharap niya sa pagdinig, lalo tatakbo siyang alkalde. Siniguro naman ang Quadcom na susuriin nila ang testimonya ng yan mga... Isa rin punto yon, mga tol. Kasi maaaring gumagawa din ng ingay ngayon itong si Espinosa as part of his election bid for mayor sa kanilang bayan na Albuera. Kaya ang nagiging paningin tuloy ng ibang mga kongresista, baka ginagamit lang din itong si Kerwin Espinosa ang Quadcom para lumikha ng ingay at makakuha ng simpatiya, particular sa mga butante nila sa kanilang bayan. Anyway, tayo naman ay may tiwala. Ako, may tiwala ako particular sa Quadcom. Kasi yung mga sinasabi naman sa Quadcom at mga katanungan nila, talagang nakabase naman sa mga pangyayari sa nakalipas na panahon. In fact, although sa separate live streaming po natin tatalakayin ito, dahil sa mga katanungan nila na may mga ebidensya, ito pong si Colonel Royina Garma ay kumanta na po kagabi. Talakayin po natin yan mamaya, alas 10 ng umaga after this live streaming. Ano ba yung kinanta ni Royina Garma? Ang pinakabuod, yung Davao model sa War on Drugs ay inutos ni Rodrigo Duterte into a national scope. At dahil po dyan, thousands of lives ang nawala sa ating mga kababayang Pilipino. Resource person bago bumuo ng committee report. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, yan. News 5. O baka sabihin na naman ng mga didishit, sinungaling talaga top 1, gawa-gawa mo lang yan lahat. Naninira ka. Balita po itong pinag-uusapan natin eh. Ano? May magagawa ba ako kung yun talaga yung nakikita natin sa balita? At hindi lang balita, doon mismo tayo sa gumawa ng balita. Oh, ito po yung nangyari. Sa pagtatanong dito ng ilang mga kongresista, in particular, ito pong si Congresswoman Luistro, ano ba yung particular na mensahe nitong si Kerwin Espinosa kahapon? Nakakabagbag damdamin ang mga tagpo dito, mga tol, kaya brace yourself, ika nga. Hindi, sa mga emotional dyan, sa mga simpatiko, syempre masakit talaga ang katotohanan na mawalan ka ng isang magulang, tapos ito ay ang masakit, hindi dahil sa natural na kaparaanan o sa karamdaman, kung hindi, pinatay. Panoorin po natin ang mensahe dito nitong si Kerwin Espinosa. How about your message to Senator Bato? Sir, Bato de la Rosa, sana po magbago na tayo na iwasan natin na gumagawa o gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika na masira ang isang tao kasi hindi kalyado natin. Iwasan na po natin at huwag na natin gawin na pilitin na gumawa ng kwento para lang ma-pin down ang isang tao. Yun lang po ang mabigay ko kay Senator De La Rosa na mensahe. At sa ating Pangulo, noon, ang pinagbigyan ako ng mensahe, Mr. Duterte,
Sana po. I-validate. Pasaway din yun, nasa likod eh, no? Sabi ni Kerwin Espinosa, Mr. Duterte, sana po inunahan ka agad yung sinasabi ni Kerwin Espinosa, magbago ka na rin, linig na rinig sa mic eh. Yo po, bawat report na marinig mo sa iyong paligid na ganito, ganyan, ganyan, si Pulano, i-validate nyo ng maigi para walang taong masaktan, lalo na ngayon na tumakbo ka ng mayor. Alam nyo, isa sa mga nakalulungkot sa parte namin, lalo ako, meron kasi akong classmate na pulis. Malapit din sa akin ito dahil nakasama ko ito sa kumpanya eh. Ang ibig ko sabihin sa kumpanya, yung training kasi namin, may mga company na tinatawag Alpha Bravo. That's why yung mga pangalan ng channel natin eh. No, Alpha Bravo, Charlie Delta Echo. At ang company na kinabibilangan namin that time ay India. Itong classmate ko na ito, kaibigan ko ito, hindi man kami ganoon madalas na nakakapagkita nung kami naging pulis na dahil may kanya-kanya na kaming respective assignments. Pero from time to time, nakakapag-usap kami at nakakapagkita. Unfortunately, noong panahon ni Rodrigo Duterte, naging subject po siya ng isang, hindi ko alam kung ngayon ay paniniwalaan natin, pero I believe so, Davao Model. Kasi yun yung naririnig natin kay Colonel Royena Garme. Naka-duty yung classmate ko sa Tanawan Police Station, particular sa isang outpost sa isang barangay sa nabanggit na lungsod. At habang naka-duty siya, dalawang sasakyan ang dumating ng biglaan. Bumaba ang mga armadong individual. Ako, dati akong pulis, kaya alam ko ang galawan, kilos, kapag ka mayroong training ang isang tao. Kaya kayo na humusga, hindi ko sinasabing kung ano yung iniisip ko, yun yung dapat natin paniwalaan. Pero doon, pinatay ng mga armadong kalalakihan na ito, yung classmate ko, at meron ding nadamay na isang pulis, off-duty na siya. Ang masakit doon sa isang pulis na yun na off-duty, pauwi na sana yon dito po sa binangon ng Rizal. Medyo kakilala ko rin yung pulis na yon kasi di ba hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ako yung nalulung sa sabong. Yung pulis na yon nung hindi pa pulis yon nagsasabong na yon. Bagong pulis pa lang yun eh. Nung hindi pa siya pulis, nag-aaral pa lang, nagsasabong na yon hanggang sa... Siyempre, naging pulis siya. Nung hindi pa siya pulis, nakikita ko na siya sa sabungan, nakakasama ko from time to time, nakakakwentuhan ko. And yun siya, nadamay siya. Paalis na lamang siya ng outpost, dumating yon. Siya yung unang binanatan bago pinasok yung classmate ko doon sa kanyang outpost at doon pinagpapatay. Ano yung nalaman natin kagabi sa hearing? May mga level. Kapag ka level 2, ito yung mga pulis na di umano'y involved daw sa illegal na droga. At ang bayad sa pagpatay sa kanila ay hindi bababa sa 300,000 pesos. Pero para sa akin mga tol, ang hirap paniwalaan na involved yung classmate ko eh. Kasi hindi po maalwa ang buhay nito eh. Usually ang mga involved sa illegal na droga, kita naman natin, nagkakaroon ng mga maraming negosyo, gumaganda ang buhay, walang utang. Meron pinagkakakita ang illegal eh. Kaya paano mangyayari na kumakalakal sa illegal na droga itong classmate ko kung hirap din sa buhay? Pakinggan natin ang balita na ito. Patay ang dalawang pulis sa Tanawan City, Batangas matapos lusubin ng mga armadong lalaki ang isang pulis outpost. Sa detalye, nasa linya ng telepono si Anjo Pagawisan. Anjo? Katunin, dead on the spot ang naka-duty na pulis na si Pio 3 Edgar Obao, 40 anyos,
at ang naka-off duty na pulis na si PO1 Ryan Cedric de Guzman, 29 anos, ito'y matapos atakihin ng mga armadong lalaki ang Police Assistance Center sa Barangay Tinurit, Tanawan City, Batangas kagabi. Ayon kay Superintendent Odi Madrideo na hepe ng Tanawan Police, mag-aalas 10 ng gabi nang nakita ng mga naroon na biglang dumating sa outpost ang tatlong sasakyan at bumaba ang nasa 6 na lalaking nakasuot na bonnet at bulletproof vest. At unang pinagbabaril si PO1 de Guzman na nakatambay sa labas. Nakita sa CCTV ang pagdating ng mga sasakyan at pagbaba ng isang lalaking nakatakip ang muka at may dalang mataas na kalibre ng baril. Hindi na nakapagpaputok sa mga gunmen si PO3 Ubaog na pinasok na lang sa loob ng outpost at pinagbabaril bago tumakas ang mga suspect. Yan ang sistema noon. Di ko alam kung Davao model yan, ha? Pero kung ang pagbabasihan natin, yung pahayag ni Colonel Ruyena Garma, mukhang ganun. At ang worst dyan ng mga tol, kung totoo na Davao model yan, pulis din yung mga pumatay. Nakakasuka yun sa totoo lang. Ako kasi, to be honest with you, marami rin akong kasalanan eh. Pero, hindi naman dadating sa punto na kapwa mo pulis, papatayin mo. Lalong-lalo na para lang sa pera. Nakakasuka yun. Ngayon, tuloy natin itong pinapakinggan nating mensahe nitong si Kerwin Espinosa. Huwag kang magpasusul sa mga nakapaligid sa iyo. Yun lang po. Last, Mr. Chair, I understand that your family went through a lot because of this incident. If your father is watching you right now, anong mensahe mo kay Mayor Espinosa? Ang mensahe ko kay Daddy. Masakit kasi talaga to kay Erwin Espinosa, mga tol. Di ba? Alam mo na yung tatay mo pinatay eh. Tapos alam mo kung sino yung mga pumatay, yet wala kang magawa. Yan ang pinakamasakit na katotohanan to. Ang mensahe ko sa daddy ko, di, kung saan ka man naroon, huwag mo kaming abayaan, i-guide mo kami. Sabi nung isang basher, kayong mga bangag vloggers, naging pro-drug lord na din kayo mga gago. Kung hindi ba naman may sakit ka sa utak, tingnan mo nga kung ano yung pinagtatanggol mong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Lord of all drug lords. Anyway, pag pumatal ako dyan, dalawa na kaming tanga. Hanggat makuha ang hustisya ng iyong pagkamatay. Salamat sa lahat na pinadama mo sa amin nung ikaw ay nasa kapiling ka pa namin bilang ama. Basta di lahat gagawin namin ng mga anak mo na makabit anustisya ng iyong pagkamatay. Padayon na lang di sa iyong pagbanaw. Ayaw na kayo una-una ang naitabo kasi mo. Kaya ako di anda mamatay para makuha lang iyong anustisya. Di mo. Bisan tuod sa'yo pagkamatay, wala na talagang kita. Antod ka ron. I love you. Okay, love sige. Maraming salamat, Kerwin. Anything else, Congresswoman Luistro? I conclude, Mr. Chair. Thank you. Thank you. Yet, ang medyo malungkot lang din naman sa mga pahayag ni Kerwin Espinosa, on the other hand, hearsay din kasi. Ano?
Kaya nga sabi ni Congressman Acop later on, hindi na siya magtatanong pa dahil lahat naman ang sasabihin ni Kerwin Espinosa ay hindi naman galing sa kanyang personal na kaalaman. Lahat kasi kwento. Kaya nire-request nila ngayon na yung mga binabanggit ni Kerwin Espinosa, particular yung mga individual, ay maipatawag sa susunod na hearing at sila mismo yung matanong. Kung halimbawa, yung illegal na droga na natagpuan doon po sa mesa ay wala naman talaga. Dahil ayon kay Kerwin Espinosa, yung kanilang mga kasambahay, laging naglilinis doon at wala namang ganung illegal na droga. And common sense will tell us, sabi nga, na bakit ka maglalagay sa iyong bahay mismo ng mga pasabog na alam mong maglalagay sa peligro sa iyong pamilya. Tama naman yun, ano? Wala naman sigurong tangang tao ang maglalagay ng mga pasabog sa kanyang bahay mismo. At kung ang isang tao kumakalakal marahil ng illegal na droga, hindi mo rin naman siguro ito ibubuyang-yang sa iyong bahay. Lalong-lalo na meron kanyang mga kasambahay na hindi naman sa pagkakataon, lahat ng pagkakataon ay pagkakatiwalaan. Ang mga gumagawa ng illegal kadalasan discreet, di ba? Kung meron man silang pinaglalagakan ng mga kontrabando, hindi yan basically ilalagay doon sa lantad na lantad sa kanilang tahanan. But anyway, mga tol, ang napag-usapan naman natin ngayon ay primary tungkol kay Kerwin Espinosa at kay Senator Ronald De La Rosa. Ngayon, ang mga maaaring mangyari sa hinaharap, isa dyan, yung kanyang testimonya, maaaring gamitin ito, in particular ni dating Senador Leila De Lima, sa posibleng pagsasampa ng kaso sa mga nag-persecute sa kanya sa nakalipas na mga panahon. At sa parte naman ni Kerwin Espinosa, baka naman dumating yung punto na mapapanagot ito pong mga individual o pulis na involved sa pagpatay sa kanyang ama. With that, maraming salamat sa inyo mga tol.